Basa natin ba na istorya ng sampung leprosy, pakakitungin. Sabi dito sa verse 11, now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance. Malayo sila kasi nakakahawa yung sakit nila. Amen? Amen. Maaring nahihiya sila o alam nila nakakahawa. Amen? At sabi dito, and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. Pagka nadalangin ka pala sa Panginoon, tumawag ka sa Diyos, sumigaw ka. Amen. Amen. Napakinggan ka. Papasunggan ka. Amen. Kasi alam niya ang nararamdaman na problema mo. Amen? Amen. Amen. Go straight to Jesus. Amen. Huwag kang paligoy-ligoy. Kung saan-saan nagpupunta daw. Direct to Jesus. Amen? Amen. Jesus, Master, have pity on us. He saw them and said, go show yourself to the priest. Bakit na sinabi ni Jesus na sa parang ka magpunta? Examinin. Anong ibig sabihin ni Jesus na magpunta ka sa pare? Pumunta ka sa pare. Show yourself to the priest. Kasi nung araw, ang mga priest, hindi naniniwala kay Jesus. Uh-huh. Hindi naniniwala ang mga priest. Oh boy. Sila ang nasusunod sa lahat ng churches. Amen. Hanggang ngayon, kapatid, kaibigan. Parisi. Huwag kang maniniwala. I'm sorry na sabihin ko sa inyo, huwag kayong ma-open. Amen. Go straight to Jesus. Amen. Amen. And show yourself to everybody. Amen. Na ginamot ka ng Panginoon, pinagaling ka ng Diyos. Amen. Binigyan ka ng bagong buhay. Ipatutuo mo yan. Amen. Ang ibig sabihin. Amen. Amen. And as they went, they were cleansed. Naglalakad pa lang sila. Nahilan na sila. Amen. They were cleansed. So, nahilan na sila. So habang naglalakad sila. Yeah, one of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. Mm-mm. Yung sampo sila, ha? Sampo. Yung isa, nung makita niya, magaling na siya, nung ginawa niya? Bumalik. Bumalik! Amen. Bumalik kay Jesus! Salut. Amen? Thank you, Lord. Bumalik! At sabi dito sa chapter 15, he came back. He saw what he has. He was healed. Amen? He turned back and in a loud voice, he glorified God. Hallelujah. Pinasalamatan ng Panginoon. Amen. He glorified God. Amen. Amen? Every believer should praise the Lord and thanking God. Hallelujah. Continually. Hallelujah. Hindi ibig sabihin na magaling na ako, okay na ako. Wala na. Kalimutan mo na si Jesus. No. Amen. Every day, kailangan mo si Jesus sa buhay mo. Amen. Hindi isang oras, dalawang oras, no. Amen. Kalahating araw, hindi. Amen, amen. Isang araw, no? Continually. Amen, amen. Habang nabubuhay ka, habang amen. May hilinga ka, kailangan pa rin si Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ngayon yung siyam. Ano sa palagay nyo nangyari sa nine? Sampo sila, isa lang bumalik. Nagliwaliw na po. Wala na, magaling na eh. Pero, be in mind, put in your mind. Yung sampu na to, yung siyam na to, mayroon din silang faith. Amen? Amen. Bakit sila nahilan? Kasi may faith din sila. Amen. Pero ang problema sa kanila, hindi marunong magpasalamat. No, yeah. Amen. Hindi na sila pumalik. No. Pero yung isa, nagpatira pa, lumuhod sa harapan ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, humble yourself to the Lord. Para si Manny Pacquiao pa rin. Amen? Hallelujah. Yung isa, yung siyam, they're very ungrateful. Ungrateful. Unthankful. Unthankful. Hindi sila nagpapasalamat. Amen. Sa tao kaya, ha? Ipagpalagay mo yung tao, binigyan ka ng magandang bagay. Anong gagawin mo? Salamat. Nagpapasalamat ka? Amen. Words lang yun, ha?
2, 3 times, 5 times, 10 times. Ah. Pero ang Diyos, araw-araw kailangan mo. Amen. Magpasalamat ka. Pray without ceasing. Amen. 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 Itong isa. Itong isa. Ah, ang sabi ito sa verse 17, Jesus says, hindi ba sampu kayo na nagpunta rito? Nasaan yung siyam? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? Foreigner. Foreigner siya. Ibig sabihin itong isa, naglalakbay. Hindi Tagalog. Dayo, dayo. Dayo siya. Amen? Amen. Pero, narinig niya si Jesus na siya ang healer. Nagbibigay ng kagalingan. Amen. Hinanap niya si Jesus. Patubig. Hinanap niya si Jesus. Amen. Lumatagpo niya itong ginawa niya. Kaya itong taong ito, itong taong ito, hindi lang siya nabigyan ng healing. Nabigyan siya ng eternal life. Amen! Nabigyan siya ng eternal life. Forever. Kasi bumalik sa Panginoon eh. Uh-oh. Amen? Sumunod siya sa Diyos. Siksikliklik. Mm-hmm. Hindi lang siya nakilan. Kasama siya sa eternal life. Amen? Amen? Amen. Ganyan ang tao. Amen. Always give thanks to the Lord. Amen. Pray without ceasing. Amen. Sabi ng Panginoon. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Always give thanks to the Lord. Hindi lang yun. Diyos ko, Diyos ko. Tulungan mo ako kung may kailangan ka. Emergency. Kung sa Pangasinan, sa dialect ni ang misis ko, si Mildred. Philippines. Diyos, nawalay gabay. Ala. Nakakahiya ka, kaibigan. Kung may gusto. Huwag mong gagawin yan. Pilipinas yan. Diyos ka ng Diyos. Hindi lang. Kung may gusto ka. Amen. Pero, totoo hindi yan. Mo alam. Ang Diyos ay nakatingin sa'yo araw-araw, buhay ka. Amen. Habang may hininga ka, nakatingin sa'yo ang Diyos. Amen. Amen. Totoo yan. Totoo. Alam niya kung anong ginagawa mo. Amen. Amen. Hindi kumain ka, hindi magpasalamat. Eh, totoo yan. Amen. Ganyan din ako noon. Ako, maski kami. Hindi ako nagpapasalamat sa Diyos. Nakakalimutan ko magpapasalamat. Hindi ka nagpipray. Kakain ka lang. Amen. Yung pag-drive mo sa kotse araw-araw, kailangan mo ng Diyos. Amen. Ako, amen. Yan ang totoo. Kailangan mo ng Diyos. Amen. Huwag kang manahan sa iyong kagalingan. No? Confidence. Confidence sa sarili. Wala ka. Amen. Wala ka. Wala ka sa Diyos. Amen. Amen. At bago tayo magtapos, ang ganda ng message. Basahin natin ang John 16 verse chapter 16 verse 24. Ito ang sinabi ng Diyos sa ating lahat. Amen? John chapter 16 verse 24. Napakaganda nito mga kaibigan. Ang ganda-ganda nitong verse na ito. Verse 16 chapter 16 verse 24. You have asked nothing in my name. Until now, you have not asked for anything in my name. Until now, you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete. Amen. Your joy. Kaibigan, kompleto ang joy mo. Amen. Pero sinabi ng Diyos, wala ka pang, hindi ka pa nag-aasa sa akin. Hanggang kayo, until now. Oh boy. Kaya, I encourage you, brothers and sisters, na ngayon ka na humingi sa Diyos. Amen. Pero, isang kondisyon, huwag mong kalilimutan ng Diyos. Hallelujah. Give thanks, always, pray continually. Hallelujah. Pray without ceasing. Give praise to God. Amen. Every minute, every second of your life. Amen. Amen.